may mga estudyante, napapasukin sa eskwelahan ng kanilang mga estudyante dahil wala nang makain sa bahay. Di ba? Para naman mabusog pagdating sa eskwelahan. Pero pagdating naman sa eskwelahan, kukolektahan mo ng kung ano-ano. Then, yung iba pa nga sa kanila, yung mga sumbong sa akin, "Sir, naglalakad na nga lang po ako, 2 kilometro, kasama pong aking tito. Wala po akong pampamasahe. Pudpud na nga po yung aking tsinela, sapatos. Pagdating doon sa school, ine-expect kami po ay magbigay ng para sa electric fan. Ito pa po, para sa kalaman ng marami. Kuminsan, pinapahiya pa po yung mga estudyante. Nagkakaroon po ng group chat. Nakalista doon sa group chat, sino-sino yung mga nagbigay at sino-sino pa hindi nakapagbigay. So yung mga hindi nakapagbigay, peer pressure, it's either gagawa ng remedyo para makapagbigay, masama sa listahan, matanggap ng grupo, or hindi na lang papasok kasi napapahiya sila, magda-drop out na lang. Sayang yung feeding program. So, what I'm trying to say here, Mr. President, napakasimple lang naman eh. Okay lang may PTA. In fact, wala akong, ano dyan, wala akong against it sa PTA. Use it properly. Dapat yan, eh, talagang nababantayan ng DepEd. Dapat yung PTA, gamitin lamang yan para pag-usapan po yung pong mga problema ng mga estudyante at mga guro para tingnan at i-monitor yung mga activities ng mga estudyante, yung kanilang academic performance. And this is the truth, Your Honors. Siguro meron kang estudyante sa public school. May anak ka ba? Maybe wala. Or maybe may staff ka na nag-aaral sa public school, because marami akong staff na nag-aaral sa public school here in the Senate, saka sa RTIA. At lahat sila nagsasabi na talagang pinipilit yung kanilang mga estudyante magbigay sa kontribusyon. Pag hindi ka nag-contribute, anong consequence? Ay, hindi ka na maging paborito ng teacher. Ikaw ay pwedeng maiwan, ikaw ay mag-scrub ng sahig. Ikaw ang mag-erase ng mga nakasulat sa blackboard. Marami pa pagawa sa iyo. Pero kung ikaw nag-contribute, go home ka na, maganda pa ang grades mo. Yan po ang padadas na mangyari sa iba't ibang mga eskwelahan. At yan po'y documented. At yan po'y in-interview ko po lahat ng mga staff ko na may mga estudyante sa public school na nire-require po talaga sa PTA pa lamang, binoboto na agad kung ano yung mga pwedeng ma-contribute, ano pwedeng may ayos sa eskwelahan. Just imagine, Mr. President, Your Honor, every single year, kailangan mag-contribute ang mga estudyante para sa electric fund. Eh kung ipunipuni natin yung contribution sa electric fund every year, eh siguro baka marami ng warehouse ng electric fund dyan sa DepEd, kung saan magdinadala yung electric fund. My question also, Mr. President, Your Honor, di ba meron pong MOOE para dyan sa electric fund na yan? Ba't kinakailangan papagbayarin yung mga estudyante sa electric fund sa jobos, sa pintura, sa bond paper, maging sa, ito pa po, sweldo sa security guard, sweldo sa janitor, pati ba naman sa kuryente. And I understand, Mr. President, Your Honor, Madam, meron po tinatawag na Special Educational Fund, ang LGU. In fact, ang LGU nagbibigay din ng pera sa DepEd, Mr. President. Sana pupunta yung SEF. Now, my question is, maaari siguro ang problema hindi nakakarating sa mga eskwelahan ang MOOE. Saan na pupunta yung MOOE? Kailangan siguro i-audit natin yung MOOE. Yan po ba ay nakakarating ng tama, o baka naman nakakarating sa mga eskwelahan pero hanggang sa principal lang? Kaya may mga balita, si principal, magaganda ang mga bahay, magaganda mga sasakyan, pero sila teacher, kawawa. So si teacher, gagawa ng remedyo, at yun na nga, maningil sa mga estudyante. Kaya nga po, sabi pa nga nung mga nakakausap ko po, doon sa mga listahan, I think we interviewed more than 100, sabi, kaya nga po kami pumunta sa public school dahil wala po kami pambayad sa private school. Sila po ay mga tricycle driver, pedicab driver, labandera, kasambahay, factory worker, na mga underpaid, na maliliit namang sweldo. Salamat nga sinabi ni Secretary Yusek Poa, and I commend you for saying that, yung programa nyo yan, na merong feeding program para hindi na po tumaas pa yung cases ng dropout, para ma-entice yung mga magulang na papuntahin sa eskwela ng kanilang estudyante dahil meron ng pagkain. Gutom kasi sila, kaya hindi sila papasok, pero kung bigyan mo ng pagkain, papasok na sila. However, pagdating naman sa school, yung libreng pagkain, parang siningil mo lang dahil pagbabayarin mo para sa kung ano ng contribution. Sir, ano po yung tanong nyo? I'm just making a statement, Mr. President, Your Honor, kung ano po yung sentimiento ng mga pumunta sa akin, mga magulang, libo na po, sinasabi po sa akin. So what I'm saying is, we have to stop this wrong policy na kung saan nagbabiolate ng law
ang kung ano-ano pong department order na ipinapalabas po ng DepEd para lamang pipilitin na makakolekta sa mga estudyante. Sabi pa nga ni Minority Leader Coco Pimentel, pag kinolekta mo estudyante, wala naman pera yung mga estudyante, parang sino kinokolektahan mo talaga? In essence, yung mga magulang. So, for me, change that policy, huwag na tayo mangkolekta, zero collection na talaga, voluntary or otherwise, tulad na nakalagay sa batas. Okay, except for Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and Barrio High School. Let's stick to what the law says. Stop na natin yan. Huwag na tayo magpalabas ng mga department order para we try to circumvent the law para makakolekta. Tuloy, ang duda nitong mga magulang, baka siguro gusto nilang magpalabas ng kung ano mga department order para makakolekta sapagkat gusto nilang yung MOE hindi na makarating sa mga eskwelahan. Now, may I add, Mr. President, Your Honor, kung sasabihin nyo lang sa akin ngayon na kayo po ay mag-i-issue ng department order telling all schools under DepEd, let's stick to 5546, period, and I will sit down. Otherwise, kapag hindi, magpipilit kayo, abutin tayo dito hanggang madaling araw. And I will not stop because I know I'm right. Mr. President, just a short response. The policy of DepEd is very clear. They have a no toleration policy on the collection from students. So, yung itong huling mga nabanggit ni ng ating kasamahan na yung mga estudyante nagko-collect, paulit-ulit din na sinasabi sa akin ni Vice President, DepEd Secretary na no, they will not tolerate that and they commit to investigate that. Thank you. So clear po tayo dyan. On that note, may I ask for a minute suspension, Mr. President? Thank you. Session suspended for 1 minute.